Madami na mahuhuli at dibuhil ta ngayon. Mapanalaman kung hindi na ako masyado mapansin nawawala. Pangalawa, naniniwala ako na may kanya-kanyang panahon ng tao. Yun. Ako, I belong to yesterday, noon. Ibigay mo ang daan doon sa mga pumapasok. Yun. Hindi maiiwasan yun eh. Mm-hmm. Hindi maiiwasan na yun na darating ang araw na mag-fed out ka, meron naman yung sisikat. Kaya kung naibitin nyo yung mga tagahanga nyo, naibitin nyo ng hinahanap kayo. Hanggang ngayon, no, may mga naghahanap. Talaga ako mauunawaan nila eh. Ako'y humahanga, meron din ako mga hinangaan na nawala. Hinanap ko. At sa sarili ko, siguro, itong taong ito, maaring naging kulimlim na sa kanyang panahon. Nawala na ng sigla. O maaring ang dahil lang sa trabaho mo ito, kinakailangan mo isip, pagpupuyat, pagtatiyaga. Yun. Maaring itong taong ito, sa aking palagay, sumuko na. Sapagkat, katulad na nabanggit ko siya kanina, alam ko na marami mga producer, publisher na nag-iintay ng trabaho ko. Oo. Mm-hmm. Nalaman ko na yun ay iba yung pera para sa akin. Mm-hmm. Pero sa ayon din, sa manggagamot, so, ayon sa doktor na kausap ko, minsan pa ako ma-stroke, lahat ng kikitain ko o at lahat ng kinita ko, mawawala ng silbi lahat. Kawawa ang pamilya ko. Magiging tagapag-alaga ng isang inutil, magiging tagapag-alaga ng isang walang silbi. Mauubos na siyempre. Ugali natin Pilipino hanggat maaaring maubos ko, mauubos ang mga itinipog mo, mapagamot ka lang, eh magiging kawawa sila. Sayang. Ayan, minamabuti ko na magpahinga. Ano, full-fledged na pahinga na, ano? Yung wala ko kayo naiisip na gumawa man. Yung konti-konti lang na makagawa kayo ng libro na para ho sa atin. Sa ngayon, nauukol ang panahon ko sa pag-giya ko sa aking mga anak. Ayun. May mga anak ako na nag-umuunlad sa kanilang larangan ng arte. Pagpipintura, charcoal, pastel. Nagiging giya nila ako. Nagiging parang kritiko. Guidance. Oo. Sa ganung paraan, yung ginawa sa akin ng aking ama noong aking panahon, siyang ginagawa ko ngayon sa kanila. Sapagkat ang pag-unlad nila, ako rin ang unlad. Yeah. Para rin share eh. Automatic yun eh. Pero mauwi ho tayo dun sa mga tagahanga nyo, no? Marami ho eh. Wala naman po nga kayong binabalak na, halimbawa ho, yung medyo libre-libre na kayo, yung makagawa ho ng isang librong, yung sarili nyo, yung... Binagbabalakan ng aking anak yan. Gagawa ko ng libro. Si Mr. Roses, binanggit sa akin yan, binanggit sa anak ko yan na igawa natin ang libro ang papa mo. Ang kanyang panahon, kung saan siya nagsimula, hanggang sa... Yun ang libro ang gagawin para sa akin na ewan ko kung ano ang magiging resulta. Pero niyahanda nila yun. Yun, niyahanda nila. Mm-hmm. Ngayon, kung ako babanggitin mo na ako'y gagawa pa ng mga nobela, gagawa pa bibibuho pa ako, medyo ako'y kung ilang panahon kung hinawakan yung trabaho niyan, parang napakabigat na para ulitin ko. May mga ilang taong po kaya? Mahigit na 25 anos o maaari ko sabihin, mahigit pa. Naging trabaho ko na yan. Pagkagising ko, trabaho na. Hanggang sa lubugan ako ng art, trabaho na. Nag-iisip ako ng nobela, nag-iisip ako ng angulo sa dibuho hanggang sa kung ilang panahon kong hinawakan yan. Parang sumusuko ng aking isipan. Pangalawa,
pinangangalagaan ko aking health. Yun, o. Ayoko na maulit yung magkaroon ako ng pressure, tension, tumaas ang blood pressure ko, ma-stroke ako uli. Eh, kawawa naman ng pamilya kung mag-aalaga sa akin. Yung pong mga original nyo, wala po kayong naitabi. Maski mga papayubiks lang. Katulad ng ibang dibuhista, siguro, hindi lang ako. Halos lahat ng mga dibuho, original, nahihingi ng kaibigan. Ako yung naubos na kabibigay hanggang wala na akong malang natira para sa akin. Totoo yan. Naubos na, siyempre, papasya lang ka. O, kung ano makikita dyan eh, maaari ba katulad ko rin. Pagka ako na napapunta sa isang kaibigan ko, eh, maganda ito, awitan ko na ito. Hindi na ako pinahihindihan. Ganun din ako. Hanggang sa haba ng panahon na kabibigay, ako ko nawalan. Yun. Pero bilang artist, hindi na kayo nagsusubok nung isa-isa, yun yung pinaka-outlet nyo sa drawing. Bilang artist, hindi ba minsan yung parang gustong-gusto yung gumuhit o ano, hindi na ako kayo binagaganon na, maski pa isa-isa lang. Palagi ko pwede pa, pero yung parang kagugol ko araw-araw, parang manimigas na ang mga daliri ko. Nawala na ako ng touch niya, wala na akong feeling. Pero, siyempre, nakaguguhit pa rin ako. Siyempre, makalilikha pa rin ako ng mga nobela. Siyempre, hindi mawawala yan eh. Kaya lang, para ma-revive mo uli yung dati, mahirap na. Kumbaga sa ano eh, kung kinalawang, pagpagin mo man, may kalawang pa rin. Ganoon. Yun ho ang gawa ng kutsing. Kahit na ho may kalawang yan, kaya ano, yun ho gawa nyo, eh talagang ano ho. Kasi maaari kong subukan pa pa, pero una-una ang dinadaing ko ang aking mata. Opo. Yung salamin ko, hindi ko papapalit ako yung salamin, pero nagbablard ng tingin ko. Masyadong ano eh, masyadong ang tungkulin ng mata sa trabaho niya, sobra eh. Hindi tulad ng mga paintings na nahahagod mo ng ano, mga brush na malapad o charcoal na. Pero itong dibuho, nakita mo kung gano'ng kalit-liit ang bahagi ng dibuho para ma-perfect mo, ha? Ma-detalye mo ang kailangan mo mata. Ang kulang na ngayon sa akin, yung busy ng mata ko, at saka yung likod ng daliri nawawala. Kaya hindi ko na maaaring hanapin yung nakaraan. Hindi ko na magagawa. Imposible na. Sapagkat sinabi ko kasi, kanya-kanyang panahon. Hindi maaaring yung panahon ang araw ay manatili ka ron. Ang mata mo, idadaing mo na. Ang daliri mo, may matigas na. Paano mo maaaring sabihin na ibalik ko yung dati, hindi maaari eh. Kasi na, po, nakikita ko may kanya-kanyang panahon ng tao na yung kasiglahan, yung masyadong malikot ang isipan sa paglikha ng mga ideya. Oo, yun. Naging mabagal na, naging hindi na ganun kadali, yung madali salita. Hindi na maipareho ko siya dati. Mahihirapan ako. At bakit ko naman pipilitin? No. Ay, meron ba? Bakit ko pa babagtasin yung nakaraan ko? Bakit ko pa babalikan? Samantalang nandito na ako. Pinagkalooban ako ng kapalaran na kahit paano, hindi na ako hindi man sobra, gusto lamang ang kabuhayan ko para mabuhay pa ako ng matagal. Bakit ko pa iigsiin? Kasi po ano, meron ho kaming ipapublish na libro ng mga ano ho, yung ang sasamahan namin, yung mga illustrator ho eh. Yung nasa gitna nga po nito, yun ho yung in ho yung ilalagay. Ngayon ho, hihingi ho kami ng mga suplemento, yung kila Redondo, kila ano ho, yung isa.
yun yung ano yung talaga ito ah. Angel Lama siguro yun. Aho, yun ho, may mga drawing ho yun eh, na, na ililibro. Ngayon ho, meron ho, pinaka ano, meron nga ho mga guest artist, kagaya ho ni Alex Nino, siya gagawa ng cover. Si Carillo ho, magkukontribute ng ano, yung mga, ay, ano ay, nga ho, pang ano lang, pang suplemento. Kasi ho, halos lahat ng artist dito sa atin, tagahanga nyo. Ito ho yan eh, yan. Ito ho yung marami ho na yan eh, nasa 60 pieces na ho. Nakakontra oh, hindi ba lang. Maaari yung reproduction yung mga ginawa ko? O oh, pwede na ho yun yung mm-hmm. ano, yung malagay lang. Kung yung nakuha natin yung kikwan, maaari yung kukunan na lamang ninyo yun. O, pa-ubic na lang ho, tapos yun na lang ho, tsaka konting artikulo nyo ano. O, oh, isa rin eh, pwede nyo yun. So, hindi pa naman napapublish dito yun eh, state napublish yun eh, kay Judis. Ah, kay Judis. Kasi malaking kawalan eh, yun yung pagtigil nyo. Pero tiyakin nyo lang na mabalik sa akin para kunan lamang ninyo para sa kapakanan ninyo. Natutuwa naman ako. Isang masasabi ko, isang karangalan, isang pagpapahalaga sa akin yan. Salamat po. Lang ko. Eh, nun pong mga ano, balik ko tayo ulit. Nadanasan nyo din ho yung hirap ng isang degree. Siyempre. Sinabi ko nga sa'yo, pagka merong hirap may ginhawa, kaya ako nagpakahirap. Naniniwala akong darating yung araw na kapalit ng hirap ko yung magiginhawa na ako. Eh ano po maipapayo nyo naman sa mga ano, mga bagong debuts na nangyong sa'yo? Yan. Eh katulad ng dati na sa mga lumalatik sa akin at sa mga baguhang mahihilig niya at mga tagahanga ko, mga masasabi ko na magsikap sila. Magsikap sila sa kabila ng mga problema, mga intriga, mga kwan. Huwag nila intindihin nyo sapagkat ang mahalaga yung kinabukasan nila. Magsikap sila at paniwalain lang sa sarili nila na kung may magagawa yung iba, maaari na magawa. Huwag nilang paugaliin yung na yun na lamang ang kakayahan nila. Pilitin nila na sa kabila ng mga problema sa buhay ngayon, maidaos nila yung kanilang kuhan. Damdamin nila, maibigay nila. Na kailangan yun eh, merong magkaroon ng buhay, magkaroon ng feeling. At yan naman gagaling lang sa sarili nila. Wala makatutulong sa kanila eh. Kundi sarili lang nila. O kundi sarili nila. Eh sa pagdidibuho, alin ho ba ang pinaka ano ang storytelling o yung rendering na yung bilang ano yung kagaya nyo, saan nyo pinokus talaga yung pinakamatindi yung storytelling nyo yung kasi yung marami rendering na lang pinukuha. Oo, basta't ang aking pamamaraan ng pagguhit binigyan ko ng konting exaggeration ang natural. Ayun, in-exaggerate nyo yun. Binigyan ko ng konting exaggeration ang natural para maging cinematic. Kung maga sa pelikula, cinematic. Expressive. Ayun. Very, maging karoon expressive. At yan, pamagitan action. Gumawa ako ng mga nobela ng drama, gumawa ako ng comedy, gumawa ako ng, pero mostly, action. Paano para mailarawan mo yan? Kaya kailangan yung meron kang feeling. Merong kailangan may damdaming ilalarawan mo yan. Yung pressure ng galit siya, yung muscle niya, yung kilos niya. Lahat yan, kuminsan hindi na kailangan dialogue yan. Paglalarawan mo na composition o grouping, facial expression, sama-sama yan eh. Hindi maaaring mahusay ka lang sa rendering, mahusay ka sa inking, mahusay ka sa shading. Kailangan maroon ka sa composition. Yun.
kailangan ka lang magpaikot at mga angulo mo, kailangan ka lang magkaroon ka ng mga ganang angulo na hindi naman na kabagot-bagot, tignan niya, puro close-up na lang. Magtiyaga ka, mag-research ka, maghanap ka ng mga gandang mga tagpo sa ibang mga mahuhusay para masabi mo na hindi naman ikaw eh, para sa pera na lang. Yun. Na magawa mo isang pahina, natapos mo na, babayaran ka. Kinakailangan eh, pagbuhusan mo ng damdamin. Pagbuhusan mo ng pagsisikap. Yun ho ang humuli sa gilid. Oo, yun ang naniniwala ako na pagka ikaw eh, merong feeling na ganun, uunlad ka. Kasi natatandaan ko pa ho yung isang gawa nyo, yung hapon, may hapon eh. Sinakan na yung hapon. Ito muna. Kalawang sa bakal yata yun. Ay, yung parang... Kalawang sa bakal. Yung inumpog niya ho yung hapon, tikpan yung mga ano eh, yung simento, talsikan ho eh. Saka yung isa pa nyo, yung boxing si Pulot Gata ho. Pulot Gata. Yung tinamaan sa ano, liparan ho yung pawis eh. Talaga. Yung konsepto ng artist yan. Nasa konsepto ng artist yan. Yan eh... maging sa mga lipid, maging presyo ng kamay. Mm-hmm. Ang comics eh, halos eh, hindi na kailangan niya maraming salita, maraming caption eh. Basta't maganda kang maglarawan ng mga ng angkop na paghahanay. Ng frame by frame, angulo sa angulo. Ang babasa niyan, nagiging ang imahinasyon ng babasa niyan nagiging magalaw. Hindi matabang. Para sa kanya na pagka malikot ang mga angulo mo na para nakikita niya siya yun. Yun no. Para na feel niya na siya yun, nararamdaman niya ang sakit, nararamdaman niya kung parte naman ng kalugod-lugod, para siya naliligaya. Paano mo gagawa yun? Ibuhos mo ang damdamin mo sa paglalarawan. Yun ang in-apply mo. Kaya... Ay, ikaw man tinamita ka. Ano mo nung pinakahulin yung nagawang novela sa local comics? Dito pinakahulin na? Ang mga sa mga nagawa ko ng mga ano, yung mga... Barbaro at saka itong Dimasalang nakakuha ko ng award sa Dimasalang. Pagkat sinabi ko nga, napakasarap yung nobela mo, ikaw ang guguhit. Oo, yun nga ang pinakamasarap yun. Kasi nga sa ngayon eh, ang mga writer ngayon eh, merong hindi maibigay yung ibig mo. Tulad yan, exaggerate. Pero, nakakita mo na may feeling, may composition. Kalit-liit ang subject yan, gumagalaw. Yung kalit-liit ang subject mo, kailang gumagalaw. Oo. Ganda nun. Tulad halimbawa ng mga composition, katulad yan. May movement lahat. Layout, si yun, hindi awkward, medyo ka nga eh, exaggeration, pero impressive. Bali ho, hindi kayo nagbase sa libro, bali binasihan nyo yung feelings nyo na, ano, na bilang artist. Hindi, nagbabasa ako. Nagbabasa kayo? Siyempre, magbabasa ka. Kakasunod na yung pagkatapos i-apply mo sa ano mo sa style kung paano yung mga mahuhuli na artista mga dibuhista kung paano sila nag-master nabasa ko yun. Sino naman o sa mga naunang dibuhista ang parang hinangaan nyo? Yeah, katulad nila Botong Francisco, muralist, presence, Francisco Reyes, sa kanya mga, sa kanya composition, katulad nila
sa babae, movement na babae, Velasquez. Velasquez. Yung mga pili-pili, dampot-dampot eh. Dampot-dampot. Pero, meron ho kami nabalitaan, ano, kasi naalam din namin na kung mag-drawing daw po kayo, parang may salamin pa kayo sa harapan. Meron. Meron. Na gumaganyan pa. Oo, dahil yung mga kamay, kuminsan, hindi mo makuha yung angle ng ganyan. Nakakala, iaharap mo. May salamin ako nung araw, yun ang modelo ko, yung sarili ko. Ah, yung sarili niyo. Oo. Mangyari, kukuha ka ng model, alam mo naman, babayad ka. Pangalawa, hindi naman lahat ng lahat ng model eh, hindi lahat ng ginagawa mo, puro babae. May lalaki, may bata, may matanda. At saka mga model naman, hindi sabihin mo sa kanya na magmukhang parang horror ka, parang nag-delirio, parang siya mismo hindi niya magagawa yun. Imagination mo na. Expression mo na. Kukunin mo na yung image mo. Oh. Mukha ka nga lang luko-luko pero... pero makatutulong sa'yo. Malakas makatulong. Oo. Galing. Kayo lang ho sa nabalitaan ho namin, kayo lang gumamit ng ano, salamin. Oo, salamin lang. Malami nung studio ko noong araw, malaki salamin sa harap ng mesa ko. Yun. Para nga lang ako ano, mesa. Pabrembrepesto ko yung mga muscle ko yan. Yung mga kumisyong mga ganun kayo, mga kami na yan. Pagka Agila. Kumisyon ay hindi mo maaaring puro imahinasyon eh. Kailangan meron kang base. Tsaka kung kayo nag-uso nun dito sa atin na yung ang camera ng, yun ang sa tingin ng artist, yung umiilalim. Yung dati ng araw, mga yung mga mayroong kayong shot sa ilalim ng kabayo, may mga shot kayo sa ilalim ng karitela, yun na napakaganda ho eh. Kaya nga, yun, yung kinakailangan tiyaga, yun. Magre-research ka, hindi ka na makagagawa ng karitela kaagad kung hindi titigil mo kung paano mag-sure ng karitela. Isilipin mo, yung sirbitero, yung maghihagip, yung kabayo. Ano nga lang mo, research. Research na yung parte yun. Eh, bago po tayo magtapos, ano matatapos na ho, ano po ang maipapayo nyo dun sa mga yung mga sumisibol na... inuulit ko, yung mga katulad yung mga nagsisimula at yung kanyang nagsisimula na, huwag nila intindihin muna yung kuhan. Yung katapat ng kanilang trabaho. Ang mahalaga, yung makarating sila sa kanilang ambisyon. Yun ang pinaka-importante. Paano mararating yun kung hindi sila magtatiyaga? Tiis, ano? Tiis. Mahalin nila yung trabaho nila, mahalin nila yung kanilang profesyon. Kapagkat nasa lalay yung kinabukasan nila, sa ngayon gagawin nila? Maaaring mahirap. Eh, siyempre naman, hindi lahat ng bagay, kung lahat ng bagay na kukuha siya madali. Oo, wala, hindi maganda. Hindi na yung lohika. Kailangan na, pagka ikaw nagpakatatag, magiging matatag ka rin sa huli. Mahirap kang mabuwal. Eh, kung mahina ang pundasyon mo, paano maasahan yung Pero kung wala ho yung exploitation ng artist ng araw, ano yung nai-exploit ng artist ho, na nai-exploit sila na kulang ang bayad, mahirap ang script, na mahirap. Hindi ko naranasan yun sapagkat hindi ako gumawa ng script na iba. Yun. Kasi ho, sa panahon ngayon, maraming artist na kaya kami nabuo. Napansin ko rin yun, naramdaman ko yun sapagkat na yun ay dinadain nila at na napag-aralan ko talaga complicated na mag-gumawa ka ng dibuho sa ibang manunulat. Pero, kung tatanggapin naman ang manunulat, kung babaguhin mo ka ng description, babaguhin mo kung magiging maganda, talaga ko naman, magiging reasonable ang isang ayuno nila. Ang ginawa mo na sa hindi angkop doon sa kanilang description. Mas ginawa mo ang praktika, ginawa mo ibang angulo, ginawa mo mga... Bahuli pagkakagawa mo, walang dahilan para hindi nila sa ayunan.
Pero dahil laban ko, mahirap. Mahirap talaga. Kasi karamihan nung isa nakapwisto sa publication eh, katulad yan, ang mga editors daw eh, hindi marunong tumingin ng dibuho. Dibuho. Mm-hmm. Eh, malaki yung bagay daw kisa nung araw na ang mga nakapwisto eh, nakakaintindi. Tsaka talagang artist. Marami ang ganyan. Oh, akala nila, porque sila ang manunulat, lagi sila masusunod. Oo, oh, masusunod. Yan ang dahilan kung baka ka talaga aral magdung magkwento. Oo, magkwento. Isang malakas magkwento. Parang, kayo na kwento nyo na yung magkwento. Naibibigay nyo. Pinalat naman ako, sapagkat aking amay manunulat naman, uh-huh. Hindi naging mahirap sa akin para may pangalan na eh, no? Hindi lang pangalan ko, hindi. Yung dugo. Hindi, nasa dugo. Uh-huh. Na, nagawa ko ng, hindi ako nahirapan sapagkat, yun nga, para bang kababasa ko ng mga nobela ng akong ama, parang na-feel ko, na naramdaman ko na kailangan ganoon, ganito. Hindi na naging mahirap para sa akin, lalo pa nga sa ito, mahilig ako magbabasa. Kaya kailangan din sa tao nagbabasa. Yung. Para, kung ikaw naman yung gagawa, manalaman mo ang ginagawa mo kung matabang, kung may makulay, kung may sustansya. Mm-hmm. Eh, hindi ako aabot sa ganun na mga producer magbabayad sa akin ng malaking halaga ng for nothing. Mm-hmm. Sabihin, nagsisikap ka, pinag-iingatan mo. Pinangangalagaan mo yung sarili mong ang trabaho mo na manatili rin kung hindi man siya matatag. Hindi mas napakataas, nasa level ka. Mm-hmm. Hindi ka bumababa. Hindi bumababa. Maintain. Maintain mo kapasidad mo. Kung magiging ikaw pawasu-wasu na lamang, kung ikaw ay ika nga para kumita lang pala, ika nga ay makaraos lang, wala kang mararating nun. At naniniwala ko, sila mismo tatabangan ng bumili sa'yo. Eh bakit hanggang ngayon nahanapan ako ng mga producer, nahanapan ako ng mga publisher. Nahanap pa kayo. Mangyari, nakikita nila na hindi kahinahinayang bayaran yung aking ginagawa para sa kanila. Yung katumbas na kanila, binabayad sa kanila, binabayad sa akin, tinutumbas ako sa kanila. Yan ang maipapayo ko doon sa mga gumagawa. Huwag nila masyadong pahalagahan masyadong kwalta. Sino ba ayaw ng kwalta? Oo. Sino ba ayaw ng maging sagana? Oo. Pero yun, mararating mo yun. Kusang darating yun. Ikaw na iiwas sa kwalta. Okay, ikaw na hindi na makaagwanta kung lahat na i-over sa'yo. Ikaw na hindi mo na kaya ang sa yakapin lahat yung kwalta niya. Sapagkat, dinudumog ka na. Oo. Hinahanap ka na. Pinakikiusapan ka na. Bakit? Ikaw ang nagpundar nun eh. Ipinakita mo sa kanila, hindi kahina-hinayang ibinabayad nila sa'yo sapagkat tinatapatan mo ng sang-ayon sa gusto nila. That means, pilitin mo. Huwag yung pera agad. Yun o. Kasi ang trend ngayon, ganun eh. Pabilisan eh. Dahil ano yan sa pagbaba ng yung hindi tumataas sa rate ng dibuhista. Di tulad ng panahon na akma lang sa kanilang trabaho. Yung sa ngayon eh. Ano sabihin ko naman sa'yo, mataas niya ang bilihin ngayon. Uh-huh. Ha? Malaki naman ang bayaran compare nyo sa araw. Yung araw maliit ang bayad sa'yo pero mura naman ang bilihin. Hindi ano yan eh. Siyempre kanya level yun eh. Nasasabi natin mahal ngayon sapagkat mga pero magkano isang pahina noon? Nung araw bahina namin 25 pesos. Mm-hmm. Ngayon magkano isang pahina? Pinakamataas ko ngayon 60. Oh, 60 compared nung araw sa 25 pesos. Pero yung 25 noon ang bigas mo noon. Bali. Yun. Maliit nga nung araw ang bayaran pero mura naman. Mura ho talaga. Kaya wag mong sabihin mahal lahat ngayon. Ibig niyong sabihin, no, sapat na yung 60 sa ngayon.
ng mga ano, maaring makademand ka kung Jose ang trabaho, madidemand na yun. Paano ka didemand? Kung wala kayo naman, ibubuga. Oo, di ba? Iyan, tama. Eh, merong mga araw, mga kami mga high speed, 25 to 30 pesos. Pero meron pa akong every year na bonus. Ah, may bonus. Oo. Ayun, wala na yung bonus. Oo. Pinapangakuan ako ng ano, lahat na. Kasarapan sa amin nung araw, mga pelikula, walang pakialaman publisher. Ayun, oo. Sarili mo lahat ang kita mo sa producer. Tsaka ngayon, no, speaking of ano, take aside natin ang producer sapagkat hindi rin subject ko, hindi art, ano? Art. Ganun din, ang publisher. Hindi naman iisa lang ang publisher. Marami ang publisher. Kung iyong nakakunakal, ang publisher, merong surveyor sa mga stand ng mga magazine. Sino ba ang paborito niya? Sino? Naku, magandang akong gumuhit si Juan. Naku, gusto ko po yun. Which? Oh, yan, oh. Kaya hindi mo na kanya-kanaing pilitin ang publisher na bayaran ka sapagkat sila mismo nalalaman nila aside sa kanilang conception sa trabaho mo, nagsosorbi pa sila. Kaya kung talaga mahuhi ang trabaho mo, there's no reason to Juan. To quit. Kinakailangan talagang mag-ibayo ka para bayaran ka. Pero palagi ko, mas malakas makatulong nga yung katat guhit kinsa sa yung talaga humahawa ka lang ng nobela na yung ano. Kasi pero, yung feeling may bibigay. Oo, pero hindi lahat ng tao pwede makalikha ng nobela. Yun. Ay, yun nga lang ho. Yun nga lang ho. Hindi yung parang sasabing yan. Wag mo i-compare dahil nakita mo naman sila. Sila Del Mundo, Gomez, Ravelo, Caparas. Pero hindi lahat ng tao meron ganyan capacity. May mga capacity ang tao na hindi pero, lahat. Inung lumabas na mga magagaling na writer, kalimitan ho nun, artist. Oo, artist. Oo, kalimitan artist kaysa sa regular. Si Ravelo, artist yan. Sa Makatundo, nagsama sa inyo yun. Yung kapayan lang yun. Oh, yung Carlo Caparas, illustrator ho din natin. Yan. Si Jim Fernandez, ano? Mangyari nga, hinagawa ko nga sa'yo, masarap ibibuho